Inasar nga ng maraming NBA fans itong si Jimmy Butler ngayong media day ng Miami Heat. Ngayong off-season kasi ay naka-fake dreadlocks itong si Jimmy at hanggang ngayon nga ay meron pa nga rin siya. Sabi ng mga fans, ano ba nga daw ang nangyari sa kanya? Simula nga daw nung namintis niya yung 3-pointer against sa Celtics na nagpalaglag sa kanyang team ay naging wild na nga daw si Jimmy Butler. He went crazy nga daw. Ngayon nga daw sa media day ay he looks homeless. Mukha nga daw pulubi itong si Butler. Parang napadaan nga lang daw sa facility ng Miami Heat at samot-sari pang ang pang-aasar sa kanya. Pero nilinaw naman ni Jimmy Butler na hindi na nga daw aabot sa regular season itong kanyang fake dreadlocks, itong kanyang fake hair. Ipapatanggal niya nga rin daw ito. At ngayon naman ay pag-usapan nga natin itong team ng Lakers. Ngayong media day ay nangako nga kasi itong si Rob Pelinka kay LeBron na for sure na ikatutuwa niya. Sabi nga ni Rob Pelinka, "We will do everything we can, picks included, to make deals that give us a chance to help LeBron get to the end." Lahat nga daw ay gagawin, sabi ni Pelinka, kahit i-trade pa ang kanilang mga first round pick, mapa-champion lang muli itong si LeBron James. Well, may multiple chances na nga sila ngayong off-season pero hindi nga yun ginawa ni Rob Pelinka. Siguro feeling niya na hindi worth it yung mga players na kapalit. Patuloy pa siguro sa pagganap itong si Rob Pelinka sa trade deals hanggang ngayon, kaya nga nasabi niya ito sa latest interview niya. Hindi pa nga siya siguro tapos maganap ng trade kahit mag-umpisa na ang season. Ngayon naman mga idol, pang huling balita ay parang pinaringgan ni Stephen Curry ang owner ng Warriors na si Joe Lacob. Sabi niya na gusto niya nga daw mabalik ang mga players nila na matatapos na ang kontrata, si Draymond, Poole, Wiggins at Klay Thompson, or ang mga Warriors player na eligible niya for contract extension. Sabi neto ni Stephen Curry, "We want the best chance to win every single year. We've proven with this squad what the results have been. We want to keep it together as long as we can." Well, for sure na malaking gastos yung balak ni Stephen Curry at ang kanyang gusto. Kaya nga for sure na problema na naman ito para kay Joe Lacob. Sigurado naman na worth it na mga 100 plus million contracts itong apat na player na ito. Itong mga core players ng Golden State Warriors. Kaya nga ang tanong muli, willing ba si Joe Lacob na magbayad ng malaking luxury tax para patuloy nga na makapag-compete ang Golden State Warriors sa championship? Netong nakarang off-season ay pinakita nga ni Joe Lacob na hindi siya ganon ka-willing or ganon ka-100% dahil hinayaan niya ngang umalis itong si Gary Payton at si Otto Porter. This time ba, sa mga foundational players na ng Golden State Warriors, willing na nga ba siyang gastusan ito kahit nga medyo malaki ang kanyang babayaran sa luxury tax? Yan nga ang aabangan natin. Magpapatuloy ba ang Golden State Warriors sa kanilang sinimulan na last season or magkakawatak-watak na nga ba sila?